Diya sa ubos, na mo. Makita ang gandimo ka ng dinahikan sa bahaya. Naipungkol na bahaya. Muyuta diya, muyuta. Mulapok man, mudahik na sila. Balimbalin sa pikas na now. Malapit lang dito? Oo, dito sa ubos. Sa pusod ng pinakamalaking latian, meron ang Pilipinas. Matatagpuan ang ilog at lawang tila naging breeding grounds na ng isa sa pinakakinatatakutang hayop sa balat ng lupa. Dito makikita ang mga buwayang nakakagulat ng laki, tulad na lamang sa nahuling buwaya na pinangalan ng Lolong. Dahil sa pambilirang haba na abot sa mayigit 6 na metro, kaya ito ang nakasakmal sa record ng pinakamalaking buwayang nahuli sa buong mundo. So nandito na po tayo sa bahaging ito ng lake kung saan kinain yung isang bata. Sa isang bangka ay dalawa yung sakay at yung isang bata ay yun yung kinain ng buwaya. At dito sa part na to ng lake nangyari yung insidente na yon. Matapos ang ilang taon mula nang maganap ang nakakagimbal na pangyayari, kasama ang ilang residente na nakatira mismo sa Agusan Marsh, ay aming ginalugad at sinubukan kung matsetsempohan nga ba namin ang ilang mga buwaya sa minsan ng nabansagang pinakadelikadong lawa sa buong Pilipinas. So dahil nga sa first time natin dito sa Bunawan, kaya makakasama po natin ngayon sa ating biyahe, etong si Sir Junrey. Junrey, ano po yung trabaho ni Sir? In charge po ng Bermita sa Ascot College. At saka may, ano po Sir, ito po yung nagtalik kang Lolong ito. Morning Sir, ilang katao po yung nagtalik kay Lolong? Nasa mga 50 yata kami. Alam nyo naman po yung Lake Mihaba. Doon yun. Doon yung nahuli. O sa Magsagangsang Creek. Yung Magsagangsang Creek, konektado sa Lake Mihaba. Konektado yun sa Guan, Mihaba, sa Agusan Marsh. Mga ilang kilometro mula doon sa Mihaba Lake? 5 kilometers to 7 kilometers yun. Bagamat tanaw na mula sa taas na itong sentro ng Bunawan, ang katubigang sakop ng Agusan Marsh, ay kailangan pa namin mag-travel ng mayigit 20 minutes patungo sa barangay kung saan kami sasakay ng bangka papunta sa Lake Mihaba. Mula dito sa highway ay tatahakin po natin itong kalsada hanggang sa marating po natin yung Barangay San Marcos. Doon po tayo sasakay ng bangka papunta sa Lake Mihaba at aabutin daw ng mayigit isang oras yung travel time papunta doon sa lawa. So dumiretso po muna tayo dito sa kanilang barangay hall para magpaalam at mag-log ng mga impormasyon na kinakailangan para nga malaman ng barangay kung saan tayo pupunta at kung sino-sino yung mga magpupunta doon. Matapos nating mag-log ay didiretso na po tayo doon sa lugar kung saan nakadaong yung mga bangka ng mga residente dito. Yan, maghanap-hanap po tayo dito ng mga bangkero na pwedeng maarkila papunta doon sa Lake Mihaba. Okay, okay ka na dyan, sir? Okay, let's go. Sasakay po kayo ng bangka. Papunta kayo sa barangay o sa ang lugar? Roxing po sa Dinagat. Dinagat, sakop ng? San Marcos. San Marcos, parang sityo, kanon. So dito nga pala, maliban sa San Marcos, ay marami pa yung mga barangay na sakop na itong Bunawan na nasa liblib na o nandito na sa Agusan Marsh. Kaya may mga residente na nag-aantay ngayon ng bangka, papunta sila doon sa mga lugar na tanging bangka na lang yung kayang makapasok o kayang makapunta doon sa lugar kung saan sila nakatira. Yan. Okay, sir. Thank you. Yan, so dito nag-arkila po tayo ng bangka na sasakyan papunta doon sa Lake Mihaba at ayon sa mga napagtanungan natin ay aabutin daw tayo ng higit isang oras mula dito sa Barangay San Marcos. Isa sa mga pinaka-pangunahing hanap buhay ng mga residente, lalong-lalo na dito sa Barangay San Marcos, ay yung pangingisda.
At ito yung isa sa mga isda na nahuhuli nila dito sa Agusan Marsh o sa mga ilog na nakakonekta dito sa Agusan Marsh. Ito daw yung isdang dalag at binilad po nila ito para gawing daing. Yun. Sir, paano to? Di ba walang katig? Di ba to tumaob? Dito lang kaob, sir. Uy, katig. Kapit lang kaob. Kapit lang. Kapit lang kaob. Kapit lang. Kapit lang mula sa malapad ay lumiko kami papasok sa mas makipot na bahagi ng ilog. Tamang-tama, dito sa ilog na to, etong bangkang ating sinasakyan. Dahil sa walang katig, kaya madaling nakakalusot sa mga iskinita o sa mga pasisikip na parte ng ilog, etong bangka. Pag halimbawa kasing may katig to, ay posibleng sumabit dito sa mga puno o sa mga damo na nandito sa gilid netong ilog. Dahil sa sangtuwaryo na ng mga bibihirang hayop ang bahaging ito ng gubat at katubigan, kaya mapapansin natin dito ang mga naglalakihang ibon na unang beses lang naming nasilayan. So dito medyo kakaiba yung amoy. Amoy putik na amoy imburnal at yung tubig dito, makikita po natin na sobrang labo. So kanina pa kaming nagtitingin-tingin dito sa mga gilid para kami makita tayong buhaya. Pero sa ngayon tahimik at wala tayong napapansin kakaiba maliban na lang sa mga ibon na lumilipad dito sa harap ng bangka. Hindi ko lubos akalain na sa pinakatagong bahagi ng katubigan ay madadatnan namin ang kumpul ng mga nakalutang na bahay. Sa tahimik na lugar na ito, naninirahan ang ilang mga mangingisda na tila nasanay na sa taas babang level ng tubig dito sa Agusan Marsh. Ayan, so matapos ang mayigit isang oras sa travel mula doon sa sentro ng barangay San Marcos, ay narating na rin po natin itong bahaging ito ng Puruk Tres, kung saan makikita itong ilang mga bahay na nandito na mismo sa gilid nitong ilog. So ilang metro na lang po yung layo natin, papunta doon sa Lake Mihaba. At huminto po muna kami dito kasi dahil nga sa marami na yung mga isda dito banda, may mga fishing net na pwede nating madaanan o matamaan netong bangka. Kaya mula dito, pwede po tayong magrenta ng bangka na mas maliit kumpara dito at magsasagwan na lang po tayo papunta dun sa Lake Mihaba. Pwede na naman to, yun nga lang, kailangan na rin nating magsagwan para hindi po natin madistorbo kung anuman yung mga hayop o yung mga isda na nandito sa bahaging ito ng ilog. So napansin po natin na parang walang tao itong mga bahay dahil nga sa itong mga oras na to ay ito yung mga oras kung kailan naglalagay ng mga lambat dun sa mga pwesto kung saan nangingisda itong mga residente. Bagamat ilog na yung ilalim na itong mga bahay, ay meron pa rin silang pinupuntahang pwesto dito sa Agusan Marsh kung saan ay mas marami yung mga isda na lumalagi o nahuhuli. Dito ay natanong ko sa aming bangkero na isa ring mangingisda dito sa Agusan Marsh kung ano-ano nga ba ang mga isdang karaniwan na nilang nahuhuli. Karpa, tilapia o halwan. Ilang kilo po ba yung pinakamabigat na isda na nahuli nyo? Katong karpa na 10 kilos. Wow! May pagkakataon na ba na nakakita ka na ng buhaya? Meron sir. Nakahuli na kami buhaya sir. Sa una, kwanto na mo kung karne ba? Kaya may makasabot na bawal din, bawal dito ihaon sa DNR. Kwanto ka dako sir? 16 kataas. 16 feet? Oo. Anong taon yun? 2001 siguro sir.
May mga residente na ba na kinain o nakagat ng buhaya dito? Sikwan na ko, sir. Papa, pag uli na ang mga alas 10 sa gabi, tagsa may baroto, bilong rin ang gamit. Pag kuha na to, sir, kalit lang ang baroto ni Blintong ba? Kaya gipaak ni dir sa buhaya. Si Papa na ko, kaya wa makuha, wa matamae ba? Hindi ba kayo natatakot na baka may makita kayong buhaya na agresibo, baka kagatin kayo? Wala. Di na, sir. Magsanay naman ang buhaya. So makikita po natin na medyo malabo o malabo talaga yung tubig na nandito sa ilalim ng bahay. At ayon sa residente ay mababaw lang daw etong tubig. Pero pag halimbawang masama yung panahon at ilang araw ng umulan dito ay tumataas pa to hanggang sa hindi na makita yung ilang mga punong mataas tulad nito. Bago tayo makaderetso dun sa Lake Mihaba, kailangan po nating magpaalam sa mga taong nakatira dito sa bahaging ito ng ilog. Hindi po tayo pwedeng dumiretso doon nang hindi nagpapaalam dito kasi para malaman nila na may tao doon sa lawa. Kanina, habang papunta pa lang kami dito, medyo kinakabahan ako at natatakot dahil nga sa baka biglang may tumawid na buhaya, mahulog tayo sa tubig o di kaya kagatin itong bangka natin. Pero nung nagtanong-tanong tayo at nagkwento yung bangkero na sa mga panahon ngayon, bibihira na lang o hindi na sila nakakakita ng buhaya. Hindi tulad nung unang panahon nung hindi pa nadadakip si Lolong ay madalas silang makakita ng mga yapak o bakas ng buhaya na singlaki ni Lolong. So sa ngayon ay tayo lang yung taong nandito sa lawa. Bagamat pinupunta na to ng mga turista, may mga araw na tulad ngayon na walang katao-tao itong lugar. Pag halimbawang mababa yung tubig dito, mas marami yung ibon na makikita natin dito sa lawa. Dahil nga sa mas kita nila yung mga isda na nasa ilalim, kaya yun yung pagkakataon na marami yung ibon na nakadapo dito sa mga water lilies. Papasok na sana kami sa lawa nang sumabit ang aming bangka sa makakapal na water lily. Dito ay walang takot na lumusong sa tubig ang aming bangkero. Kinakailangan kasing mahawi palayo ang mga nakaharang na water lily para makausad na kami papunta sa lawa. So makikita po natin dito, etong halaman na tinatawag nilang bangiba. Eto daw, o dito daw, nangingitlog dati yung mga buhaya. Dahil nga sa kapal nito, marami yung pagtataguan yung buhaya o marami yung paglalagyan ng itlog sa ilalim. Tingnan nyo naman kung gaano kakapal etong mga halaman. So ikumpara po natin sa water lily, mas mataas at mas masukal etong halaman na to. So dito, nakadepende yung makikita nating lapad na itong lawa sa level ng tubig. Mas mataas yung level ng tubig ay mas malapad nating makikita itong lawa. Sir, babata naging pangkabuhay. Dito. Oh my gosh. Dito daw, sa bahaging ito ng lake, kinain yung isang bata. Sa isang bangka ay dalawa yung sakay. At yung isang bata ay yun yung kinain ng buhaya. At dito sa part na to ng lake, nangyari yung insidente na yon. Grabe. Kaya mula nang mabalita yung ganung pangyayari dito sa lawa, ay doon na nag-umpisang hanapin yung buhayang kumain doon sa bata. At ilang linggo matapos na umpisahan yung paghahanap doon sa buhaya, nahuli naman si Lolong. Sa pag-aakala nila, si Lolong yung kumain doon sa bata dahil nga sa pambihirang laki na itong
buwaya. Imagine, ito yung pinakamalaking buwaya na nahuli, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. So, nung in-examine etong buwayang to, tiningnan kung ano yung nasa loob ng tiyan at wala silang nakitang bakas o butong man lang ng tao na nasa loob ng tiyan. Ayon sa mga eksperto ay hindi daw to yung buwaya na kumain dun sa bata. So, pinangangambahan na baka may mas malaki pa kay Lolong na nandito din sa lugar na to. So isa po yan sa mga dahilan kung bakit dati ay kinatatakutan etong lake dahil nga sa mga pangyayaring yon. Matapos ang ilang oras na pag-iikot sa Agusan Marsh o dun sa Lake Mihaba ay nakabalik na rin po tayo dito sa sentro nitong bayan ng Bunawan. Ando sa labas yung nag-guide sa atin si Sir Junray dahil nga sa luma na yung suot niyang helmet kaya regaluan natin ng bagong helmet. Sir, di ba may channel ka? Yes po. Kamay Vlog at saka Orcs TV Vlog. I-follow na lang din at subscribe. Subscribe niyo po yung YouTube channel ni Sir. So nakita ko kasi na luma na yung helmet ni Sir. Anong size mo, Sir? Medium. Medium. Saktong-sakto. Medium yung dala natin. Ito, Sir. Sukat mo. Ayun, no? Poging-pogi, ah. Ayan. Meron siyang extra na clear visor. Para kung limbawa gabi, pwede mong palitan yung kanyang visor. Yun. Salamat sa helmet, Sir. At yun. Saka Ibo Philippines. Maraming salamat po. Ride safe lagi. Akala ko ako lang mag-isa, mayroon pala akong kasama. Paras pala kaming dislocated. Yung kanya, dito sa kaliwa, sa akin naman dito sa kanan. Swerte, eto sa Sir kasi nabigyan pa siya ng panibagong pagkakataon para makapag-motor ulit. At sakto, meron po siyang bagong Evo helmet.